Isa din ang personalidad na si Valentin Rosales ang nagbigay ng mensahe sa kanya para kay Chloe San Jose. Ang mensaheng ito ay maayos naman, pero narito ang kanyang tinumbok. Ayon sa Facebook page ni Valentin Rosales, B, matuto kang gumalang sa mas nakakatanda sa'yo. Di mo na dapat pinapatulan yung ganyan, kasi pag pinatulan mo parang mas mababa ka pa kesa sa kanya. Dapat very demure, very mindful, very sophisticated ka. Di ka ba sinasabihan ng parents mo? I am happy with you being together with Chloe, pero learn to respect your elders. How you treat your parents, parents reflect how you treat your parents as well. Tandaan mo, pag naghahanap ka ng partner, titignan mo kung paano niya tinuturing ang magulang niya, kasi pag nagpakasal kayo at matagal na magsama, ganun ka din ituturin ng partner mo. Best thing to do is deadma, block talaga, huwag pansinin, and instead of cheating a gap or creating a gap, try to resolve and fix. Kung feeling mo talaga very toxic, stay silent and calm. Instead, mag-reboot ka. Remember, no response is the best response. Sabi ni Valentin dito na kung ano ang trato mo o kung ano ang trato ng magiging future husband mo or wife mo sa magulang niya ay pwede ding itrato sa'yo. So narito nga ang viral na post ni Chloe San Jose kamakailan lamang. Sa nasabi nga pong post, inihalid tulad ang sinabi ni Angelica Yulo noong kasagsaga ng interview niya na si Chloe ay nasa Paris at nakikipagtunggali. Sinabi ni Angelica na wala kaming ninakaw, siguro meron portion. Samantala, dito sa naging post ni Chloe, sinabi nito na di aaray for today's shopping spree, siguro meron portion lang. At dahil dito ay nagkaroon naman ng iba't ibang reaksyon ng mga netizen mula sa post ng Fashion Police. Ang mga anonymous commentator ay sinabing with permission ni Carlos lahat ng hanas ng babae na yan. Otherwise, papatigilin niya yan. First time in Philippine sport history na may isang maepal na jowa na sumasapaw sa limelight ng jowang atleta. Dinaig pa ang asawa at totoong pamilya. Tagumpay ang pangarap ng isang cloud chaser. Say naman ang isa, bastos talaga. Ibang klase si Chloe, hinahayaan niya yung babae na yan bastos si nanay niya. Oo, malamang sabihin naman ng iba nanay na una, hindi ganun yun. Pinaka magagawa mo kung mas bata ka e manahimik ang tagal mabasag ng helmet ni Chloe para ma-realize niya na hindi tamang lumalaban sa magulang. Say naman ng isang netizen si Heidi Lindati when she won the Gold Olympics, daming commercial and advertisement after. Walang nega e, positive lang. While with these two childish selfish duo, I surely doubt napaka-nega ang balita and each day, their negative write-ups keeping piling up. Say naman ng isang netizen, nagpapatunay lang na parang walang ball si Chloe dahil hinahayaan lang niyang i-bash ng i-bash ni Chloe ang nanay niya. Mayroon din namang nag-message or nag-komento na pa-ball kay Chloe at kay Chloe. Sinila akla, sure akong pangalawang comment ko pa lang to sa thread na ito at ako o 405 anti nagsusupport o anti nagsusupport din ako sa family ko every month. Kasi may extra naman ako at hindi ako bitter gaya mo kasi hindi buong angkan ang nakadepende sa akin. At nanay na rin ako kaya kampi ako kay Chloe. Toxic yung ugali natin na sa anak ipinapasa ang responsibility ng mga magulang. Hopefully malakas pa ako at kaya kong buhayin ang sarili ko without the help of my kids. Cut that generational toxic trait nating mga Pinoy. At yan na nga ang ating showbiz snap update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Snap.